Hello, what's up mga ka-money magnet? Narito na naman tayo para alamin ang mga pamahiin sa pagsalubong ng bagong taon 2024, Year of the Wood Dragon. Para sa ganon, kapag pumasok ang taong 2024 ay maging masagana, abundance and prosperity ang mapasok sa ating mga buhay. Sapagkat nais natin na maginhawang buhay, alamin natin ang mga pamahiin para hindi natin magawa ang kamalasan at ang sapitin natin ay kaswertihan sa pagsapit ng 2024. Una sa listahan, pagsapit ng pagsalubong ng bagong taon 2024, ang pagsasama-sama ng pamilya ay mahalaga. Kinakailangan sa pagkain pa lamang ay sama-sama na kayo together sapagkat kapag sama-sama ang pamilya sa pagsalubong ng bagong taon, buong taon kayong magsasama-sama. Huwag yung hayaan na ang isa sa miyembro ng pamilya ay wala. Para sa ganun, ang pagsasama-sama ay maging maganda. Huwag nyo rin kalimutan na magsuot ng kulay pula. Pwede rin polka dots o kaya naman kulay pula. Ang kulay pula ay nagpapalakas ng enerhiya. Ang buong taong 2024 ay magiging malakas ang enerhiya na sasapitin ng buong pamilya kung sila ay magkakaroon o magsusuot ng kulay pula. Pwede rin polka dots na kulay pula. Basta't ang mahalaga, ang lakas ng enerhiya ay nandiyan sa taong 2024. Huwag nyo rin kakalimutan na mag-ingay. Ang pagpapaputok ay sinasabing nagtataboy ng kamalasan. Mas magawin mo to sa harapan ng iyong pintuan para ang mga kamalasan ay umalis sa iyong tahanan. Pwede kang magpatugtog ng malakas. Paandarin mo ang mga sasakyan at patunugin para hindi ito masira sa buong taon. Ganun din naman sa loob ng tahanan, ang pagpapatugtog ay nagtataboy ng kamalasan para swertihin. Pag salubong pa lang ay hindi ka na dapat maglilinis. Kailangan bago magbagong taon, linisin ang buong kabahayan. Tanggalin ang mga kalat. Alisin ang mga mikrobyo. Sapagkat ang paglilinis ay proseso ng pagpasok ng magandang enerhiya sa pagsalubong. Kasi naman, pagsalubong ay hindi mo na dapat gawin yan dahil itinataboy mo na ang malas. Bago magbagong taon, lahat ng paglilinis ang iyong gagawin. Pagdating naman sa pagkain, sa pagsalubong ng bagong taon ay iwasan mo ang chicken. Para daw sinasabi na ikaw ay maghihirap ng buong taon at magiging isang kahig, isang tuka. Mas mainam daw na may lechon dahil ang lechon ay nagre-representa ng abundance and prosperity. Hindi mo naman kailangan maghanda ng isang buong lechon. Kahit ulo lang ng lechon ay okay na. Para sa ganoon, ang buong taon mo na 2024 ay maging masagana. Hindi rin mawawala ang 12 prutas. Mas mainam ay mga bilog. Iwasan mo po ang mga prutas na maasim. Dahil ang maasim na prutas ay magpapasok ng maasim na pagsusama o maasim na daloy ng blessing. Maglagay ka rin ng isang basong tubig sapagkat ito, ang katumbas ay kaperahan. At maglagay ka rin ng bawang. Ang bawang naman ay nagsisipsip ng negative energy kaya huwag ka rin magpapawala ng mga yan. Hindi rin mawawala ang mga pagkain na mahaba katulad ng mga spaghetti, pancit, or noodles sapagkat ito daw ay nagpapahaba ng buhay at nagbibigay ng sama-sama na talaga namang pagsasama-sama ng pamilya. Ang mga matatamis na mga pagkain naman ay pagdidikit ng buong pamilya na hindi maghihiwalay kailanman. At kung meron ka namang nais na tao na gustong makasama, regaluhan mo ng matamis at kayo magdidikit ng buong taon. At syempre, huwag mong kalimutan na dapat sa kusina, punong-puno ang lalagyanan mo ng bigas. Ang bigas ay nagre-representa ng abundance. Buong taong may abundance at kasaganahan sa buong bahay kapag hindi nauubusan ng bigas. Ganon din ang asukal, asin at mantika. Ang mga bagay na yan o lahat ng mga bagay na meron sa iyong tahanan at pagkain ay dapat punong-puno. Huwag mong hahayaan maemptihan o maubusan para hindi ka maubusan sa 2024. At syempre, pagsalubong pa lang ay maligo ka na bago dumapit ang bagong taon sapagkat
Ang paliligo ay isang proseso ng pagtanggal ng negative energy. Sa paraan ng paliligo, lagyan mo na nga kahit isang kutsarang asin ang iyong tubig na pagliliguan, para ang asin kasi tutulong para maitaboy ang negative energy. Para sa ganoon, sa pagsapit ng bagong taon, ikaw ay malinis, tinanggal mo na ang lahat ng negative energy. Siyempre, isa rin sinasabi ng pagbibilang ng pera sa pagsalubong ng bagong taon sa harapan ng pintuan ay nakakatulong para buong taon kang magkapera. Maglagay ka rin ng pera sa bulsa, pitaka at mga bag para hindi ka mauubusan sa buong taon na yan. Mahalagang magbilang sa pintuan o bintana para ang pasok ng blessings sa taong 2024 ay maging masagana, siksikliglig at nag-uumapaw. At syempre, bago magbagong taon, bayaran mo na ang lahat ng iyong pagkakautang, maliit man yan o malaki, ay pagbabayaran mo na para walang maniningil sa iyo sa pagsalubong ng bagong taon. Ang pagbabayad ng utang ay mahalaga para buong taong ikaw ay walang utang. Nang sa ganon, ang buong taon mo ay maging masagana. Ang buong taon mo ay siksikliglig at nag-uumapaw at walang maniningil sa pagsalubong ng bagong taon. At syempre, huwag mong hahayaan na ang iyong mga faucet ay tumutulo. Tumutulo ang mga tubig dito, huwag mong hayaan yan. Sapagkat ang pagtulo ng tubig na yan ay katumbas ng pagsaid o pagkaubos ng kaperahan. Ang tubig kasi ay pera at huwag mong hahayaan na maubusan ka ng tubig at masayangan. Dahil para mo na rin sinasabing masasayangan ka ng tubig pag ganyan ang ginawa mo sa iyong tahanan. At syempre, huwag ka rin magpapaubos ng barya. Ngayon pa lang ay mag-ipon ka na. Pag sa lubong ng bagong taon, maghagis ka ng mas maraming barya sa papasok sa loob ng tahanan para buong taon mo ay maging masagana. Buong taon kang siswertihin. Buong taon papasok ang blessing sa iyong buhay. At buong taon kang hindi mauubusan sapagkat siksikliglig at nag-uumapaw ang daloy at pasok ng kaswertihan. Bukod sa barya, maghagis ka rin ng mga kiat-kiat o mga oranges papasok. Orange po, papasok sa loob ng bahay. Ang mga orange din kasi nagsisignifies ng reflection ng abundance and prosperity. Mas maraming oranges o kiat-kiat papasok sa loob ng bahay, mas maraming blessing ang papasok sa iyong tahanan at ikaw ay sasagana sa iyong buhay. Siksikliglig at nag-uumapaw ang swerteng papasok sa iyong tahanan. At syempre, huwag mo rin hayaan na ang iyong tahanan ay madilim. Buksan mo ang lahat ng bintana at pintuan at pagkatapos ay humarap ka sa salamin. Tingnan mo ang sarili na may saya sapagkat buong taon kang liligaya. Hayaan mo rin ang mga liwanag ang iyong tahanan para ang liwanag ng buhay ay pumasok. Buksan lahat ng pwedeng buksan. Pintuan, bintana, buksan ang mga kabinet. Lahat ng bagay na to ay pwedeng buksan para magpasok ng masaganang buhay sa 2024.